Hi, cooking friends! If you love simple way of cooking and easy version on food, then this channel is for you. Hi, kitchen friends! Welcome to Jules Flavor Bliss! And in today's episode, isi-share ko sa inyo how to make ginataang munggo bilang dessert or merienda. Simple lang siya, pero may mga proseso na kailangan nating gawin para maging mas masarap pa ang ating ginataang munggo. Una, ito-toast natin ang munggo. Low to medium heat lang ang kailangan natin dahil i-brown lang natin ang munggo at kailangan hindi natin ito mapaitim or masunog dahil magiging mapait ang lasa ng ating ginataang munggo. Medyo mas dark brown na yung iba. So, at this point, huwag na natin iiwan ito. So guys, after 6 minutes, ito na siya. Pero medyo, darker na ang color niya. Pero again, hindi siya sumog. Palunin natin ito. And, we'll try na i-crack lang siya. Ito ulit ay isa pa sa importanteng proseso na after nating ma-toast ang ating munggo, i-crush natin siya sa pamamagitan ng rolling pin at isang kitchen towel natin. Gawin lang natin na medyo madurog ng konti pero hindi siya durog na durog. Then, ilagay natin sa isang bowl na may malinis na tubig para umapaw yung mga balat ng mga munggo. At ito rin ay isang pamamaraan para mag-crush ang mga toasted munggo. Dahil dito, mas mabilis natin makakrush ang munggo. Pero kung wala naman kayong grinder, is okay lang kung padaanan lang natin ito ng rolling pin. Pareho pa rin ang resulta. At mapapansin natin, may mga particles na maliliit na mahiwalay sa ating mga toasted munggo. Hindi natin kailangan yan dahil magpaparumi lamang yan ng itsura ng ating ginataang munggo in the later part. So, bayaan natin lumutang yon at alisin natin yon. Sir, for me, ready na ang ating toasted munggo. At pakulan lang natin ito hanggang sa ito ay lumambot. At kapag malambot na, pwede na rin nating isama ang ating glutinous rice or malakyat. Mag-add tayo ng konting coconut milk sa toasted munggo at glutinous rice para magkaroon na rin ito ng konting lasa. Pero huwag niyong lalagyan ng sugar muna kung hindi or else mahirapan natin palambutin ang ating rice. Haluin lang mabuti at hayaang kumulo at makakabuto rin dagdagan ng tubig ang ating ginataan. Kasi kailangan yan para maluto maigi ang glutinous rice. Haluin natin maigi at hayaan nating lumapot ang ating ginataan. At pwede na rin nating isama ang ating langkas strips para talagang maging masarap ang ating munggo at pwede na rin nating dagdagan ng asukal para tama-tama na ang timpla. And yes, you could add more sugar kung natatabangan pa kayo sa timpla ko.
And paki-add na rin ng 1 teaspoon ng salt para lalong ma-enhance ang flavor nito. At pag isa-serve nyo na ito, don't forget to add more coconut milk or just plain milk para sa top nito. Jaran! Ito na ang ating ginataang munggo. Sino nga ba ang makaka-resist ng kakanin na to? Diba madali lang, basta na tama lang ang ating mga pamamaraan, madali natin magagawa ang ginataang munggo na ito. E ikaw, ano pa ang mga paborito mong kakanin? Please comment down below. And I hope nag-enjoy kayo at may natutunan kayo sa ating episode for today. So please, don't forget to subscribe ha! At saka, like and share mo naman sa mga friends mo. And thanks for watching. Please do take care. God bless. Stay well. Bye!